Dahil sa nangyari ngayon sa Phoenix Suns, sa team owner nila ay nasa process or phase na sila na expected ibibenta yon sa panibagong team owner yung franchise. Sabi nga ni Shaquille O'Neal, open siyang bilhin ang franchise ng Phoenix. Pero minsan overrated din magkwento itong si Shaq. Hindi naman imposible yon. Kailangan lang niya ng partner na itong si Shaq ay merong net worth na $400 million or mas mataas pa. Ang Phoenix Suns ngayon ay nasa $1.8 billion. Kailangan niya pa ng $1.4 billion na ang report ibebenta di umano ang Suns sa presyong $2 billion or mas mataas pa. Pero ito yan, dati merong balita na si MVP Manny Pangilinan ay interesadong bilhin ang Sacramento Kings. Meron kasi mga rumors noon or minsan naman ay sumagot na rin siya na magandang maging involved talaga sa isang NBA team. Ito ay noong mga 2011. Nagkaroon kasi ng pag-uusap si Chris Webber at si MVP sa Sacramento. Doon kasi lumabas ang report na yan. At may balita pa dati na yung Kings ibebenta at ililipat ng ibang city. Pinigilan kasi yun ni Kevin Johnson, ang dating mayor ng Sacramento. Nang 2010 to 2013, yan yung mainit na rumors na nasa range pa ng $300 million ang value ng Sacramento. Isa yan sa pinakamababang value ng mga time na yon. Sabi pa nga ni MVP sa isang interview, kung tutuloy siyang bilhin ng Sacramento, ang gusto niya, majority shares. Sa NBA naman, yun ang pinakamalaking percentage. Mayaman naman talaga si MVP, kaso nga nung chinek ko din sa lista ng pinakamayaman talaga sa Pilipinas ay wala pa ang pangalan niya. Kung majority shares kasi, siya din yung pinaka-final approval katulad sa Lakers, ang Bass family. So businessman pa rin si MVP. Hindi ideal sa kanya na bilhin talaga ang franchise noong mga time na yon na may halagang $200 to $260 million kung majority shares. Noong mga time din na yon, may balita na ang problema talaga na majority ng mga sports team sa US, hindi lang NBA, nalulugi yung mga businessman or team owner. Kaya dati ang daming teams na nabebenta or naiiba yung team owner dahil malaki talaga ang nagagastos nila sa pagpapalakad ng isang team. Kaya malaking risk lalo na kung maglalabas ng $260 million. Base pa kay MVP, pwedeng gawin niya makipag-invite ng mga Pilipino investor para nga doon sa Sacramento. Actually, ang report na to ay May 24, 2011. Nasa dalawang buwan bago nangyari yung Smart All-Star na naglaro dito si Kobe, D-Rose, KD, pati rin itong si Chris Paul. So hindi natuloy yung pagbili ni MVP sa Sacramento. So sasabihin din ng ibang mga fans, matagal ng balita yan, bakit binabalita mo pa? Pero sa multiverse, kung nabili ni MVP, sabihin natin yung minority shares na kahit 24% ng Kings, ay baka bilyonaryo na siya ngayon, in dollars, hindi in pesos. So si Manny Pacquiao nga dati, may balita noong 2019, may balak siyang bumili ng minority shares ng isang NBA team kapag nag-retire siya sa boxing. Different timeline to kumpara kay MVP. Kung bibili kasi si Manny Pacquiao ng minority shares, kahit sabihin nating 0.1% ang pinakamababang value noon na team ay Memphis, $1.2 billion, at kailangan pa rin ni Pacquiao ng $120 million para makabili ng ganong asset or ganong shares, 0.1%. Sobrang baba na nun at nasa $120 million. Pero kung tinuloy niya at binili niya, hindi rin ganong kalaki ang kikitain sa shares na yon. Pero sa kanya malaki pa rin yon dahil ang value ngayon ng Memphis ay $1.5 billion. Nasa isang laban na rin ni Pacquiao yung kikitain niya. Nasa $150 million na ang magiging value nun ngayon. At kung tinuloy niya, $30 million agad ang tubo niya kung ibebenta niya yung shares na yon. So ito naman yung kwento kung bakit nakakapanghinayang na hindi binili or hindi tinuloy ni MVP yung balita dati na bibili siya. Si CP3 naglaro sa Clippers yan. Napilitan noon na ibenta ni Donald Sterling ang LA Clippers kay Steve Ballmer, ang isa sa pinakamayamang tao sa mundo. Dalawang teams lang noon ang nasa billion dollar status ang value, Knicks at Lakers. Ang presyo ni Steve Ballmer sa Clippers noon ay $2 billion nung binili niya. At nasa $575 million lang ang value ng team.
Kaya ang nangyari noon, after nung kay Steve Ballmer, yung value ng mga teams nag-akyatan sa billion dollar status. Technically, kaya naging billionaire si Michael Jordan ay hindi dahil sa kanyang Jordan brand, kundi sa kanyang majority share sa Hornets na naging billion dollar na rin ang value. Ang Sacramento noon, $300 million noong 2012, naging $525 million noong 2014, na after nung kay Steve Ballmer, naging $1 billion agad ang value noon noong 2017. 6 years after lumabas ang balita na bibilhin ni MVP ang Sacramento Kings, na kahit sana 24% ng shares noon ay masasama siya sa richest Pilipino in terms ng billion dollar status at hindi pesos. At ngayong 2023 season, pwedeng maulit yung nangyari sa 2014 dahil ang balita si Shaq ay biglang atras sa bidding nang marinig niyang si Jeff Bezos, ang isa sa pinakamayaman din sa buong mundo at isa sa may pinakamalaking net worth, ay makikipag-bid sa Phoenix Suns at sa ibang affiliated team nito. Ang net worth lang naman niya ay $141 billion. Ayon kay Shaq, mga heavy hitters na ngayon ang gustong makipag-bid sa Phoenix Suns. At isa pang big deal dyan, yung mga pinakamayaman sa mundo gaya nga ni Elon Musk ay nasama na din sa balita na merong net worth na $263 billion na kaya niyang bilhin kahit yung buong NBA. So hindi talaga legit news yung kay Elon Musk, yung talaga inaasahan din ng mga NBA teams ngayon na siya ang bumili. Pero si Jeff Bezos, nakakonek na talaga ang pangalan niya doon, na kapag nabenta ang Phoenix Suns, ang expected na value noon ay nasa above $2 billion at tataas ulit ang mga value ng teams. Ibig sabihin, si MVP at yung kanyang Kings ay posibleng lumagpas sana sa $2 billion. So ito pa kasi yan. So medyo malayo sa content ngayon pero kaduktong pa rin kasi. Dahil ito yung trending. Grabe kasi yung ginawa ni Luka sa Phoenix Suns after ng Game 7 nung nakaraang playoffs. Kasi ang Phoenix Suns ay nasa ganitong status na pwedeng baguhin ulit ang buong NBA. Nilampaso kasi talaga ng Dallas at ni Luka sa Game 7 itong Phoenix Suns. Doon nagsimulang magkagulo si Ayton at si Coach Monty Williams. Ang isa pa, yung team owner ng Suns na suspende ng 1 taon at ngayon pinag-uusapan na yung bentahan. Pero wala pa naman talagang official statement kung ibebenta na talaga yung Phoenix Suns franchise. Na kung matuloy na mabenta yan sa mas malaking presyo na $2 billion ay lalaki din posible ang kontrata ng mga players. Na dati sabi ko, maraming magiging half a billion dollar status ng mga players kapag natapos ang kanilang mga karir dahil nga sa lalaki ng kontrata. Ang isa pa, yung mga players din ng Suns ay parang nawawala na rin ng gana sa team. Si CP3 ay sinabi nga sa isang interview na wala siyang natutunan sa Dallas series, na merong history ang dalawang teams na yan, sa Nash at Dirk era pa. Si Jay Crowder naman ay gustong umalis na rin sa team dahil sa nangyari.